Hello guys, isang maganda at pinagpalang araw po muli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. And also sa mga new viewers po pala natin, huwag po natin kalimutan mag-subscribe and click na rin po natin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos in-upload po natin dito po sa ating Muntin channel about po sa pagpapagawa ng bahay. So ito na naman po yung ating pag-uusapang bahay ngayon na bunga po ng pagsisikap na kababayan po natin from Santa Cruz, Zambales. Lahat po ng details nito ay binahagi po sa atin para gawin din po nating basihan or idea sa pagpapagawa po ng ating bahay balang araw. And then meron din po itong full video house tour para makita po natin yung napakagandang bahay po nila labas at loob. Front view pa lamang po ng kanilang bahay, napakaliwalas at napakalinis na po nitong tingnan. At dadagdagan pa nga po yan ang talaga naman po bagay na bagay na kanyang color combination. And then yung usong-usong nga po na roofing ngayon na streamline type roofing. And then dinagdagan pa po nila ng group design, yung mga nakaguhit po dyan po sa kanyang wall at mga poste, kaya napaka-elegante po nitong tingnan. Patapusin po sana natin itong video para malaman po natin lahat yung total cost ng kanilang nagastos dito po sa kanilang napakagandang bahay. So unang-unang pag-uusapan nga po natin yung kanyang sukat. So meron po itong sukat na 84 square meters. Meron po siyang apat na kwarto, dalawang toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then makikita nga po natin yung napakaliwalas po nilang terrace. And then sa mga magtatanong po pala ng floor plan po nito, wala po may bigay sa atin yung owner dahil siya na rin po mismo yung nag-design niyan, siya na rin po nagmando at kasama na rin po siya sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Siya na po nag-decide kung saan po yung kanyang kwarto, saan po yung kanyang CR. So yan nga po, isa din po yan sa napakalaking factor kung bakit napakalaki po ng natipid nila dito sa kanilang pinagawang dream house. Yan po pala yung owner na magbibigay po sa atin ng inspirasyon at magbibigay din po ng idea about po sa pagpapagawa ng kanilang dream house na talaga naman po very proud po sila at may pagmamalaki po nila sa atin na meron na po silang sariling bahay. So yan nga po si Mr. and Mrs. Nizal G. Milano. Si Sir Nizal po pala ay isang boat captain. Isa po siyang fisherman at hindi nga po madali yung kanyang pinagdaanan bago niya po ito natupad. Ang kagandahan lamang po dito sa trabaho ni Sir bilang isang fisherman, siya na po yung nagmamando at meron po siyang tauhan na talaga naman po napakaswerte din po nila. Kung marami po silang huli, talaga naman po big time po yan. Hindi rin po basta-basta ang isang fisherman dahil yan po ay nakasalalay din po yung kanilang buhay. Isa na po siguro ito sa magpapatunay na kahit anuman po yung ating trabaho, anuman po yung estado natin sa buhay, basta may pangarap po tayo, lalong-lalo na kung very supportive po yung ating asawa, wala po talagang imposible, matutupad po yan. So ito pong bahay nila is matatagpuan sa Santa Cruz, Zambales. At nag-start nga po ipatayo ito ng June 22, 2019 at na-fully finish po ito ng November 2020. Bali ang kulang na lamang po niyan is pagpapalagay pa po sila ng kanilang bako or tinatawag nga po nating fence. Dalawang klase po yung pagpapagawa ng ating bahay, either arawan po ito or pakyawan. So itong pagpapagawa po nila, arawan and pakyawan po ito. And then kasama po mismo si Sir Nizal sa pagpapagawa ng kanyang bahay na isa sa pinakamalaking factor kung bakit nakatipid po sila. So yung lot area po pala na kanilang pinagpatayuan ng bahay is 180 square meters at nabili po nila yan sa halagang 260,000 pesos year 2017. So pag-usapan po natin yung about po sa kanilang mga workers. So sa workers po nito, sa layout, arawan po yung pagpapagawa niyan. 3 skilled worker na 650 pesos per person and then 5 laborer naman na 400 pesos per person. And then nagbawas na lamang po sila nung medyo patapos na po ito. And then dyan naman po sa kanilang mga sliding windows. 8 pieces na sliding windows French type, 4 pieces na awning type. And then dyan naman po sa kanilang tiles, 60 by 60 centimeters yung kanilang mga nagamit. And then porcelain granite, 248 pieces yung kanilang nagamit at 227 pesos bawat isa. Kung makikita nga po natin, meron din po silang grills dyan sa kanilang terrace. Ang nagastos po nila dyan is 16,000 pesos. So dyan naman po sa kanilang spandrel, 47,000 pesos labor and materials. Idetalye naman po natin yung about po sa kanilang roofing. Para if ever nga po na magpagawa po tayo ng bahay na ganitong sukat na 84 square meters na may apat na kwarto at dalawang toilet with bath,
meron na po tayong basihan at para malaman na din po natin kung magkano po yung ibabudget po natin. So dyan po sa kanilang roofing, napakatibay po nito dahil yung ginamit po dyan is puro angle bar. So steel trusses po yung ginamit dyan. Lahat po yan is 210,000 pesos. Labor and materials, pakyawan po yun. Kasama na po doon yung kanyang color roof, galba steel, at ang kapal po niyan or size po niyan is 0.5, so matibay na po yan. Yung doors naman po nila or yung kanilang pintuan, bali 7 pieces yung nailagay po nila dyan. 6,500 pesos bawat isa, kasama na po dyan yung installation. So pag-usapan naman po natin yung about po sa kanilang electrical supplies and materials. 27,000 pesos materials po yon. So kasama na po dun si sir sa pagpapagawa ng kanyang mga electrical and then yung kanyang sa ceiling. So napakalaki po talaga ng labor na natipid po nila dyan. So dyan naman po sa kanilang ceiling, gumamit po sila dyan ng metal faring and hardiplex. So gumastos po sila dyan ng 52,000 pesos para sa kanyang materials and then 30,000 pesos para sa kanyang labor. Yan guys, napanood naman po natin yung kanilang full video house tour. At bago po natin pag-usapan lahat po ng total cost nito, meron po sana akong hiling po sa inyo. Paki-like and follow naman po yung ating Facebook page na ang pangalan din po niyan is Day Explorer. Same lamang po ng pangalan ng YouTube channel po natin. Meron po tayong second raffle po dyan. So congrats po pala sa mga nanalo sa first raffle po natin ng mga 500 pesos and then mga 100 pesos. And then guys, malapit-lapit na yung second raffle po natin. So sana sa mga viewers po natin or sa mga new viewers po natin dito sa ating YouTube channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po tayo. And then paki-like and follow ng Facebook page po natin para sa malapit-lapit na po nating second raffle. Ayon po sa owner na details na binigay nga po sa atin, umabot na po ito sa halos 900,000 pesos labor and materials. Take note po natin, nag-start pong ipatayo ito ng June 2019. Pwedeng mas mura pa po yung mga materials na binili po nila noon. And then wag din po natin gawing same lang po ng price sa ngayong 2021. Baka hindi na po yan parehas. Alam naman po natin, lahat po ng mga bilihin ngayon, dahil nga po sa kinakaharap po natin sitwasyon sa buong mundo, talagang mahal na po yan. And then yun nga po talagang, isa rin po ito sa pinakamalaking factor kung bakit nakatipid po sila, yung kasama po mismo si Sir Nistal, yung owner po ng bahay sa pagpapagawa po ng kanyang dream house. And then nabantayan po niya yan, namando na rin po siya, and then lahat po ng mga materials, siya na po mismo yung bumili. So yan guys, maraming salamat na naman po at sinamahan nyo naman po ako sa panibagong upload po natin sa new videos po natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-click lamang po natin yung subscribe button at i-click na rin po natin yung notification bell para lagi po tayong updated sa lahat po ng i-upload po natin dito po sa ating munting channel. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat and
God bless all.